Praise the Lord. So we will continue to study the Word of God tonight. Hallelujah. Praise God. So our topic for tonight is about faith and the Word of God. Praise God. Faith and the Word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Faith in the Word of God. What is faith? Oh, praise God. Faith means belief, trust, and loyalty. Oh, praise God. Yun po yung ibig sabihin ng faith. Praise God. Hallelujah. So if we read it in the Bible, no, faith mentioned, it's around 338 times, if I'm not mistaken, no. Praise God. Hallelujah. Praise God. So our key verse for tonight in Romans chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So saan daw nagsisimula ang pananampalataya? No? Ang sabi niya, nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Each of us, bawat isa po sa atin, no, ay tinawag po tayo ng Diyos sa iba't ibang klaseng pagtawag sa atin, no. Praise God. So ang ibang tao tinawag sila nung nandoon na sila nakaratay sa tinatawag na karamdaman. No? Praise God. So meron naman tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng aksidente, no? At sa mga humahayo, no? Marami pong tinawag ang Diyos sa pamamagitan ng paghayo nung sila po ay nabahagian ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo. At nung sila po ay nakikinig, no, sa salita po ng ating Panginoon, That time na nagkaroon po sila ng pananampalataya sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So nagpapasalamat tayo sa mga leader natin o sa mga elders natin na patuloy silang humahayo, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon upang marinig ng tao ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lingkod ng Diyos. No? So bawat isa sa atin ay tinawag sa kanya-kanyang mga kadahilanan o kanya-kanyang kaparaanan. Mayroon pong tinawag, no? Nandun na sa bingit ng kamatayan, ngunit nung siya po'y nanampalataya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoon, praise God, siya po ay, hallelujah, tumugon sa kaligtasan na nais ipaabot ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God, yung aking pananampalataya sa Diyos, praise God, ay iba yung aking pananampalataya sa Diyos, mga kapatid ko. Kailan nagsimula yung aking pananampalataya sa Diyos? Well, go back in 1992, praise God, first time in Manila. My cousin was brought me there in Manila. Praise God, and I stayed there, no? Nag-stay po ako sa kanila.
But kaya lang yung kanya pong may bahay ay malupit. Imbis na pag-aaralin daw ako, ay hindi po ako pinag-aral. Kumbaga naging katulong ako, no? At every time na nagkakaroon po ako ng pagkakamali, ay pinapalo niya ako. So sa madaling salita, no? Ako ay lumayas doon. At ako'y tumira ng ilang araw sa kalsada. So, at that time, praise God, at that time, ay ako po'y nagkasakit, no? Ako po'y nagkasakit, it was 1992, April. No? At wala akong malapitan, wala akong kamag-anak. But, ako po'y humiga, no, sa tabing kalsada, tabing sa ilalim ng isang building, no. Praise God. And that time, wala pa akong ibang malapitan, no. Praise God. So, sa aking murang isip, mga kapatid ko, ako po ay nanalangin sa ating Panginoon. No? Nag-pray po ako sa Panginoon na pagalingin niya ako kahit hindi ko man siya nakikita, but in my heart, in my mind, that there is a God. So when I'm laid down, no, ako'y tumingala sa langit at nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ako'y iyong pagalingin. Sapagkat my body was shaken, mga kapatid ko, on that time, nanginginig po yung aking katawan. Praise God, at nanalangin ako bago matulog. And after morning, no, at naramdaman ko yung magaan kong katawan. Praise God. So doon po nagsimula yung aking pananampalataya na even though na hindi ko nakikita ang Diyos, no, but in my heart, in my mind, that there is God, na mayroong pong Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin. And thank God, because when I wake up that morning, mga kapatid ko, my body was kumbaga nagkaroon na ng kalakasan, mga kapatid ko, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, ganyan po yung pananampalataya ay nakadipindi po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko. So, praise God. What is faith? Believe, trust, loyalty. When the faith starts, kailan daw nagsisimula ang pananampalataya? When the people heard the word of God. Amen. Praise God. Through the teaching of men of God by evangelism. No? So doon yung sinabi ko kanina, na doon po nagsisimula yung kanilang pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Sa pakikinig ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Romans, no? 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Praise God. There is power in His word. Do you believe that the power of, or the word of God is a powerful, mga kapatid ko? Praise God. Meron po tayong babasahin, no? Sa Matthew chapter 8, verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should comest under my roof. But speak the word only, and my servant shall be healed. Praise God. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid ko. No? So, ang isang centurion na ito ay mayroon siyang pananampalataya. He don't need to come to his roof, mga kapatid ko. But
He has faith in God that only He said, "Speak thy word." No? Sabihin mo lang, Panginoong Hesukristo, ang iyong mga salita. At ang aking alipin ay gagaling. What a wonderful testimony, mga kapatid ko. No? Praise God. So, napakagandang halimbawa, mga kapatid ko, na nagpapatunay na ang Diyos po, through His Word, there is a power that is able to heal every sickness, mga kapatid ko. So, do you believe, do you have faith in God, that through the Word of God, hallelujah, ay gagaling po yung kanyang, praise God, ang kanyang alipin o sambahay, kasambahay, mga kapatid ko. Praise God. So, through His Word, His kasambahay ay gumaling, no? Praise God. At hindi lamang po yan, mga kapatid ko, ang salita po ng Diyos ay, hallelujah, ay matalas, kagaya ng tabak, no? Na magkabilang talim. If okay, we can read it in Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So kahit gaano daw katigas ang isang lalaki, once na tinawag po siya ng ating Panginoong Hesukristo, walang matigas na tao pagdating po sa salita ng ating Panginoon, because the Word of God is a powerful, mga kapatid. Amen? Praise God. The Word of God is a powerful word. Hallelujah. If you believe, say amen. Praise God. Hallelujah. That it to ensure piercing even to the divided asunder of soul and spirit and of joint and marrows and discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya nga ang isang tao, once na narinig niya ang salita po ng ating Panginoon at talagang tinamaan siya sa salita ng ating Panginoon, doon po siya makapag-iisip, mga kapatid ko, na tinatawag pala siya ng ating Panginoon. So ganyan po makapangyarihan ang salita po ng ating Panginoong Hesukristo. And His discerner of the thoughts and intents of the heart. Siya po, no? Hallelujah. Siya po ang nakababasa ng ating mga kaisipan. At siya po ang nakakaalam ng ating mga puso, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. There is power in the Word. Faith healed the sick. Praise God. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang karamdaman po ay gumaling, no? Matthew chapter 9 verse 29, then touched he their eyes and saying, according to your faith be it unto you. Praise God. So isa lang ang problema dito, mga kapatid, no? Pag hindi mo pinaniwalaan ang salita po ng Diyos, ay wala talagang kagalingan. No? But if you believe in the Word of God, praise God, ang bilis, no? Instant healing agad, mga kapatid ko, if you believe in God, if you believe the Word of God, mga kapatid ko, praise God. After that, He put His hands again. In Mark chapter 8, verse 25, after that, He put His hands again upon His eyes,
and made him look up, and he was restored, and saw every man clearly. No. Praise God, yung isang bulag, no, yung malabo yung kanyang paningin, mga kapatid ko. Ngunit siya'y naniniwala sa salita po ng ating Panginoon. What happened to him? Siya po ay nagkaroon ng malinaw na paningin dahil meron siyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Meron siyang pananampalataya sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo. No? Praise God. Praise God. No. So, ayon po sa panulat niya na lalo pang naging miserable yung kanyang karamdaman. Pumunta siya sa mga galing na mga doktor, no? Praise God. Ngunit wala po nangyari. But one time, when Jesus passed by, no, nung ang ati pong Panginoong Hesukristo ay dumaan, praise God, this woman, no, ang babaeng ito ay napakalaki ng kanyang pananampalataya, mga kapatid ko. No, according, no, ang sabi niya na mahawakan ko lang ang laylayan, hallelujah, ng damit ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y gagaling. Grabe yung pananampalataya ng babaeng ito, mga kapatid. No, imagine, no, sa kanyang puso, naniniwala siya sa ating Panginoon na kahit mahawakan ko lamang ang dulo ng laylayan ng dulo ng kanyang damit, ako'y gagaling. Wow! Praise God! Hallelujah! Gaano ang pananampalataya ng babaeng ito samantalang marami na siyang napuntahan? Hallelujah! Mga magagaling na mga doktor, mga bihasa, but no one can heal him. But one time when Jesus passed by, praise the Lord, hallelujah, according to his faith, this woman was healed to his sickness. Hallelujah. And come behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood is snatched. If you imagine, mga kapatid ko, praise God, nanampalataya lang siya sa ating Panginoon na mahawakan ko lang. According to his faith, siya po ay, praise God, gumaling, no? At tumigil po. Hallelujah, excuse me. Ang pag-agas ng dugo. And this woman was healed sa pamamagitan ng kanya pong pananampalataya, mga kapatid ko. No? So gaano, praise God, kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko. And he said unto her, daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace. So dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon, praise God, siya po ay gumaling, mga kapatid ko. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Faith and work can save us. No? Ang pananampalataya at gawa, tayo po ay maliligtas. Do you believe and do you agree on that? Praise God. Hallelujah. Faith and work can save us. Praise the Lord. Hallelujah. One of the example here, mga kapatid ko, in the life of Noah. Noah's life and his family saved because of his faith and work when he built the ark. Huh? Biruin mo ba naman, mainit na mainit, paano ba naman babaha ng mataas, no? But Noah has faith in God. He believed in God. Praise the Lord. So he followed. No? Sumunod siya.
sa pinag-utos ng ating Panginoon. So hindi lang siya nanampalataya sa Diyos, bagkus sinunod niya yung kautusan ng ating Panginoon. No? Nanampalataya siya at sumunod siya sa pinag-utos ng Panginoon na kailangan niyang gawin yung pinag-utos ng ating Panginoon, na kailangan niyang gumawa ng isang arkang malaki. At biruin mo talagang kumpleto, no? Eksakto yung sukat. No? Napakagaling ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Siya yung engineer ng mga engineer pa. Praise God. Hallelujah. Sapagkat kumpleto, alam niya yung timbang, alam niya yung sukat, alam niya yung anong ilalagay doon. Hallelujah. So Noah, he has faith in God, and also, no, gumawa siya ng arka. So doon i-apply yung pananampalataya at yung gawa. Ay kung nanampalataya lang siya at hindi siya sumunod sa Diyos, no, maliligtas ba ang kanyang pamilya, mga kapatid? May isa sa kanya ba yung pamilya niya doon sa arko kung hindi siya nagtrabaho? So ibig sabihin ng pananampalataya ay kailangan mayroon niyang gawa kung gusto mo maligtas, no? Kung gusto mo maligtas sa tinatawag na walang hanggang pagdurusa, kailangan mo manampalataya at sumunod at gumawa ayon po sa sinasabi na banal na kasulatan, no? Na kailangan natin gumawa at sumunod. Kailangan natin trabahuin yan. Praise God. Hebrews chapter 11 verse 7. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepare an ark to the saving of his house, by that which he condemned the world and become heir of righteousness, which is by faith. No? So, kung hindi siya gumawa ng arka, wala. No? Hindi sila maliligtas sa tinatawag na flood, mga kapatid ko. So, kailangan pala, kailangan magkasama yon, yung faith at saka work. Huh? Praise God. So, hindi naman pwede na nagugutom pa. Tapos, walang sinaing. Paano ka kakain? Oh, as a simple illustration lang, mga kapatid ko. So, kung nagugutom ka, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa, magsaing ka, magluto ka, para makakain ka. No, ganun po ang simple illustration, mga kapatid ko. So kung si Noah hindi po gumawa, hindi po sumunod sa Diyos, wala pong kaligtasan, no?